Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa kulungan muli, ang bagsak ng siyam na umeskapong bilanggo sa Manila Police District o MPD Station 1 sa Tondo, Manila, ayon sa mga otoridad ngayong araw, November 30. Ayon sa MPD, nangyari ang pagkakaaresto sa huling takas na bilanggo na si Jefferson Tumbaga sa isang compound sa kahabaan ng Nara Street sa Molino Road sa Bacoor City, Cavite, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Nitong Biyernes naman, nadakip muli ng pulisya ang isa pang pugante na si Master Cedric Zodiacal, habang ang pitong iba pa ay nadampot sa iba't ibang parte ng Metro Manila sa kaparehong araw ng pagtakas ng mga ito. Matatanda ang noong November 8 nang umeskapo ang siyam na tinukoy na Persons Deprived of Liberty o PDLs matapos piliting kalasin ng mga bilanggo ang rehas sa kulungan ng MPD Station 1. Agad namang ipinawelding ang nasirang kulungan. Kaugnay nito, 11 jail guard sa estasyon ang tinanggal sa kanilang pwesto at naghihintay sa investigasyon ng pulisya ayon sa MPD. Emosyonal na lumabas ng Muntinlupa Regional Trial Court si dating Senador Laila De Lima matapos itong payagan ng korte na makapagpiyansa sa huli nitong kaso ngayong araw, November 30. Matyagang naghintay sa labas ng korte ang mga taga-suporta ng dating senador, saka ito bumalik sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City upang ayusin ang ilang mga dokumento para sa kanyang paglaya matapos ang halos 7 taong pagkakakulo. Agad ding naghain ng 300,000 na piyansa ang kampo ni De Lima at nakuha ang court order na nagpapahintulot sa pansamantalang kalayaan nito. Pinagbigyan din ng korte na makapagpiansa ang ilan pang akusadong dawit sa huling kaso ni De Lima. Isang press conference naman ang isinagawa sa isang hotel sa Quezon City ngayong gabi. Samantala, nag-react na rin si Senator Bato de la Rosa sa desisyon ng korte. Aniya, nirerespeto nito ang court decision katulad ng pag-obserba nito sa pagkakahiwalay ng kapangyarihan. Ikinatuwa naman nina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros ang desisyon. Matatanda ang sinampahan si De Lima ng kasong may kinalaman sa illegal na droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Upang palakasin ang pagresponde sa kalamidad ng Philippine Coast Guard o PCG, nag-alok ang gobyerno ng India ng nasa 7 helicopters kay President Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacañang. Sa press release ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi ng palasyo na malaki ang maiaambag ng nasabing helicopters sa maritime operations ng PCG. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang inalok na air support, ngunit malaki ang posibilidad na ipadadala ay ang Dove Utility Helicopter na ginagamit ng Indian Naval Air Arm at ng Indian Coast Guard para sa kanilang operation sa pangseguridad na kayang magkarga ng maraming tao at supply. Noong nakaraang linggo, nang ganapin ang pag-uusap na ito matapos bumisita si Indian Ambassador Shambhu Kumaran kay PBBM upang talakayin ang pagpapaigting ng bilateral relations sa pagitan ng Manila at Mumbai. Dagdag pa ng ambassador, soft loan agreement ang napagkasundo ang deal na may extendable payment terms. Inaasahan ang pagdating ng karagdagang air support mula sa India sa mga susunod na araw. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.